Hi mga ka-Bexy! Welcome back to my channel! This is my vlog 107. Today, magluluto po tayo ng Bexy Lechon Manok. Yan, dahil wala po tayong magawa dahil lockdown, maglelechon tayo ng manok. Halika po at samahan niyo ako maglechon ng manok. Hello mga ka-Bexy! Ito po ang ating mga kailangan gamitin para sa paglelechon ng manok. Una-una po natin kailangan is yung lemongrass or tanglad. Then garlic, bawang, onion leaves or dahon ng sibuyas. Then kailangan po natin ng lemon, yung katas ng lemon, tapos asin or salt, pepper or paminta, toyo or soy sauce, sugar na red or asukal na pula. 3 spoon lang po siya. Tapos kailangan natin din ng Mirinda citrus. Yan po ang gagamitin natin liquid na pangbabad sa ating chicken. At ang chicken po natin ay 120 grams. Kailangan din po natin ng plastic na pagbababadan. Then kailangan natin ng kutsilyo or knife. Then kailangan natin ng paghahaluan ng ating pang-marinate. So simulan na po natin ang ating paggawa ng lechong manok. Unahin po natin gawin yung ating pang-marinate. Hello mga ka-Bexy! Umpisahan na natin ang paggawa ng pang-marinate. Mix lang natin tong tanglad, yung hiniwa-hiwa na, yan yung puno ng tanglad. Hiwain lang ng pino-pino, kung meron kayong food processor, pwede nyo siyang gamitin para mas pino. Tapos, ito yung puno ng dahon ng sibuyas or onion leaves. Tapos, i-next po natin yung garlic. Yan, garlic lang. Tapos, lagyan na po natin siya na yung sa katas ng lemon, lemon juice. Tapos, yung salt, yung kalahate. 2 spoon po yan, 1 spoon para sa pang-marinate. Tapos yung pepper din, 1 spoon kalahati sa pang-marinate. Gagamitin po natin ito later sa loob ng chicken, yung natira nating pepper and salt. Tapos lagyan na rin po natin yung soy sauce. And then lagyan na rin po natin yung brown sugar. Then, lagyan na po natin siya ng Mirinda citrus. Tansyahin nyo na lang po kung gano'ng karami gusto nyo, pero nandun din naman po yung lasa niyan. Ayan, mga siguro po mga 2 baso to or 1 baso siya, ganyan. Huwag niyo pong dadamihan yung toyo para hindi po masunog agad yung balat ng ating lechong manok. Ayan, halu-haluin lang po natin yung ating tsorba na panglagay sa pang-marinate sa ating chicken. Ayan po mga ka-Bexy, okay na yung ating, okay na po yung ginawa natin pang-marinate. Tikman niyo lang po siya kung saan siya kulang, kung kulang siya sa alat or sa kulang pa siya sa tamis. Pero exact na po yung sa akin. Para sa akin po sa aking panglasa. Then next na po natin ang paggawa sa manok. Hello mga ka-Bexy! Ngayon sisimulan na po natin ang paggawa sa ating chicken bago natin i-marinate. Kailangan natin tusukin yung loob ng karne ng chicken. Sa loob po. Kailangan yung saksakin yung mga laman-laman. Yan po yung tips 102. Para po pumasok sa laman ng chicken yung ating gagawing marinate. Tapos ingatan nyo po na umabot sa ating skin, sa skin ng manok. Ay, ayan, ganun po. Dahan-dahan lang para hindi makarjack yung ating balat. Ayan po, ganyan-ganyan nyo lang yung laman. Para pumasok yung sauce doon sa karne. Salaksakin nyo lang po na, salaksakin. Kahit po maganda durug-durug yan loob, basta masaksak. Kasi pag po niluto yan, magdidikit-dikit din po yan. Tapos po, gumamit din tayo ng stick, pang tusok talaga para siguradong pasok sa kalaman-laman ng ating manok ang pang-marinate. Ayan. Ganito po, baluktutin nyo yung ating legs para pumasok din. Tutukin nyo lang po ng bonggang-bongga. Ayan, ganun lang po. Basta po, kailangan matusok nyo yung mga kalaman-laman ng manok. Para sure na pasok ang sauce. Nalagdag ang kutsilyo sa aking paa. Ayan. Bulat-latin nyo lang po itong butas na to. Ayan po, pasukan nyo ng stick. Kung kinakailangan salaksakin, go lang. Basta malamog yung loob ng manok. Kasi dyan papasok yung ating gagawing pang-marinate. Bulat-latin lang ng bonggang-bongga yung loob ng manok.
Ayan. So, pwede na po yan. Sisimulan natin na paglagay ng ating salt. Una po, ikaskas natin yung natira nating asin sa ating chicken. Lagyan nyo rin po sa loob. Ayan, kaskasin nyo lang po ng bongga-bongga. Tapos, yung pepper, ipagpag po natin dun sa loob ng ating chicken. Ayan, nakita niyo po, nandun na yung pepper. Tapos, ayan, kamay-kamay nyo na po. Siguradagin nyo lang na malinis ang inyong kamay. Kailangan ng tender care with loving egg. Ayan. Tapos po, isasalaksak na natin ang ating dahon ng sibuyas sa ating chicken. Saksakan nyo po sa loob. Tsaka ito, dahon ng lemongrass. Isalaksak nyo lang po sa loob. Ayan. Para naman po, ma-close natin yung paa, kailangan lang po natin na hiwaan dito ang manok. Hindi matalim yung aking kutsilyo. Ayan. Kailangan lang po natin siyang butasan. Lagyan nyo lang siya ng butas dito. Tapos yung kabila din po, lalagyan nyo ng butas dito. Ayan. Lagyan nyo lang siya ng butas. Ayan po. Di ba po meron na siyang butas? Dalawa yung butas niya. Ayan. Ito pong isang paa, ishoot nyo dito. Ayan. Tapos, yung hilahin nyo po yung isang butas na ginawa nyo. Tapos, iyon naman ang ikawit nyo. Ayan. Ikawit nyo sa ating isang hita. Ayan po. Close na ang ating hita. Ganyan lang po. So, ngayon, ilalagay na po natin ang ating ginawang pang-marinate. Ayan po. Kailangan malagyan din siya sa loob. Unahin niyo yung sa may leeg. Buhusan po natin ang ating leeg. Lagyan natin ng ayan, ng sabaw. Para pasok na pasok siya sa karne ng ating manok. Pag nalagyan niyo na po siya dyan, medyo ganyan-ganyan niyo lang po. Masahihin niyo yung manok niyo para pumasok talaga sa ating manok ang ginawa nating marinade. Tapos ganun din po sa may bandang puwitan ng ating chicken, buhusan po natin ng pang-marinade. Ayan. Para malasang malasa. Ayan po. Basta ibabad lang po natin siya. Ngayon, kumuha po tayo ng plastic bag na malinis, na bagong-bago. Buksan niyo po ito. Ang chicken. Ilagay niyo po ang chicken sa ating plastic bag. Kung meron kayong pangbalo talaga siya ng ulam, pwede niyo pong gamitin. Wala akong magamit, kaya plastic bag. Pero malinis po yan, bagong-bago. Ngayon po, isalin po natin dito ang ating chicken. Ayan. Pag nalagay niyo na po sa plastic, isama niyo po ito. Kailangan yung plastic niyo bago at walang butas para hindi matapon yung ating sauce na pang-marinate. Ayan po, nasa plastic na siya. Tapos i-cover natin siya, ibuhol natin siya ng mabuti. Kita nyo po, yung buong chicken nababad sa ating pang-marinate. Yan po ang tip dyan. Kailangan naka-plastic talaga siya para babad na babad. Yan, iganyan nyo lang po siya. Effect na yan. Tapos balik nyo lang po siya dito. Ibabad na po natin siya na overnight, magdamag. Or pwede rin nyo pong gawin after ng 5 hours, ganun kasi binugbog naman na po natin ang ating manok, pwede na natin siyang lechonin. So, marinate po natin and babalik tayo dyan. See ya guys! Hello guys! So, ayun, kukunin na natin yung minarinate natin na chicken. Ayan. Ayan, dito tayo sa kitchen. Hi to my vlog! Oh, hello! Hello! Ayan si Emil, vlogger din yan. Tsaka si Kuya Ronald. Hello! Subscribe din po kayo sa aking channel dahil si Mark23. Ayan. Kasi ako ay supportahan. Lagi yun ha. Siyat out na yan. Siyat out. Ito na yung ating chicken na binabad natin kanina. Itutusok na natin siya sa ating panusok. Okay guys. Ayan guys, itutusok na natin ang ating chicken. Pero muna kasi muna natin yung pinagbabadan. Yung katas para hindi malatas sa ating oven. Plastic.
Ngayon, i-transfer natin sa mas malapad ng lagyan. Ayan. Kita niyo na po yung laman ng ating kahit 5 hours pa lang siya nababa. Kita na yung mga sauce sa kanyang laman. So ngayon, ilock na natin siya. Alisin natin yung mga yan. Yung mga dahon-dahon. Patak-takan lang natin para malalas yung ating gel. Ngayon, tusok na natin siya sa ating pang-ihaw. Lalak muna pala po natin ng isang dulo. Ayan. Masarap ito. Ayan, saglit na lang natin i-ano. Kasi babaon tayo. Tapos lakas nilang ng bongga-bongga. Ayan, para hindi siya gumalaw pa iikot. Ngayon, sunayin nyo rin isak-sak sa kubit. Sa may bandang kubitan. Papunta sa may paa. Ayan po. Tapos, ating itayo. Mga bilang natin ng 60 seconds, 1 minute. Para maalis yung ating mga nilagay na pang-marinate. Yung sauce para hindi po maglusak ang inyong oven. Ayan, nakikita niyo po kung matulog siya. Tapos, ilock nyo na lang din po dito sa eto, gamitin po natin pang-lock sa ibaba. Ayan po. Itusok natin. Kailangan itusok yung bibig para hindi umikot yung mga. Ayan, ganyan po. Testing nyo kung iikot siya. Ayan. Pero kailangan po higpitan nyo kasi pag naluto yung manok na maliit yung kanya kami. Kaya kailangan ilock natin siya maigi. Para hindi malaglag pag umiikot na. Ayan. Stress testing kung iikot siya ng mabuti. Ayan. Ganyan po siya. So, sasalan na po natin siya sa oven natin. Na pinainit kanina pero pinatay ko lang ulit at baka ating mapasok. So, be right back. Guys, ayan po na ating na napakinit na yung ating oven kanina. Pinatay ko lang kasi mahirap isaksak tong ating oven. Ang ating chicken. Ayan. Saksak na po siya. Then, start na po siya. Ito eh. Set up po natin sa 350 degree turba ang init ng ating oven. Okay. Hi guys! Ayan yung chicken natin after 30 minutes na pag-iikot sa loob ng oven. Yan ang itsura niya. Super brownie na siya at nagkakatas na ang kanyang matino. So guys, ayan, luto na yung ating chicken. 45 minutes siyang sinalang. Ayan na siya. Okay, cool down na ng konti tapos food taste na natin. Tingnan natin kung ano lasa ng lechon. Hello guys! Hello mga ka-Bexy! Ito na yung ating hindi pala fried chicken. Lechong manok! Brown ang ating manok. Tignan natin ating nilutong lechong manok. Ayan, napakalambot niya. At lutong-luto ang loob. Ayan na, sausaw natin doon sa kanyang pinagkatasan. Yung pinagkatasan po ng ating lechon ay pwede kaming sausawan. Lagyan nyo lang siya ng toyo at saka lemon. Perfect na siya. Try. Lasang-lasa po natin yung tangunad. Tsaka talaga perfect promise guys. Gayahin nyo to. Hindi kayo iwan ng jawa nyo. So guys, tapos na ang ating cooking show. Hello. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And don't forget to ring the bells for my new cooking show or travel. I love you mga ka-Bexy! Sa uulitin, huwag po kayo magsama manunod sa akin. Thank you. Bye-bye. Hi guys! Kakain na kami. Please don't forget to subscribe to Bexy Vlog! Yeah! Kain na! Kain na!